Mga kapatid, simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Sa mga naririto po, gayon din ang mga sumusubaybay sa atin sa pamamagitan ng live streaming sa Facebook, YouTube, Twitter at TV Maria, magandang hapon po sa inyong lahat. At sa mga kapatid nating nasa ibang panig ng daigdig, isang mapagpalang araw po. Ngayong ika-apat na linggo ng Pasko ng muling pagkabuhay, pinagdiriwang natin ang linggo ng mabuting pastol. Ipinakikilala ng ating pong Jesus Nazareno ang kanyang sarili bilang pastol na inaalagaan at kinikilala at kilalang kilala tayo sa kung sino tayo sa kaibuturan ng ating mga sarili. At kasama nito ang paanyayang magtiwala sa kanyang pangangalaga at kilalanin din siya sa isang malalim at mataimtim na paraan. Upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Sama-sama nating papurihan ang ating Panginoong Diyos. Mga
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, akayin mo kami upang kami mapabilang sa mga maliligayang kapiling mo sa kalangitan, upang sa pagsunod namin bilang abangkawan, kami makarating sa sinapit ng pastol na idinangal, na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po muna ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong araw ng Pentecostes, tumayo si Pedro at ang 11 apostol at nagsalita siya ng malakas. Dapat malaman ng buong Israel na itong si Jesus na ipinako ninyo sa krus, siya ang ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo. Nabagabag ang kanilang kalooban nang marinig ito at tinanong nila si Pedro at ang mga apostol, "Mga kapatid, ano ang aming gagawin?" Sumagot si Pedro, "Pagsisihan ninyo talikda ng inyong mga kasalanan at magpabinyag kayo sa pangalan ni Jesucristo upang kayo patawarin at ipagkakaloob sa inyo ang Espiritu Santo. Sapagkat ang pangako'y para sa inyo at sa inyong mga anak at sa lahat ng nasa malayo, sa bawat tatawagin ng Panginoong Diyos." Marami pa siyang inilahad upang patunayan ang kanyang sinabi. At nanawagan siya sa kanila, "Lumayo kayo sa masamang lahing ito upang kayo'y maligtas." Kaya't ang mga naniwala sa kanyang sinabi ay nagpabinyag at nadagdag sa kanila ang may 3,000 tao ng araw na iyon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Panginooy aking pastol, hindi ako magkukulang. Ako'y pinahihimlay sa mainam na pastulan at inaakay niya ako sa tahimik na batisan. Binibigyan niya ako niyong bagong kalakasan. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. At sangayon sa pangako na kanyang binitiwan, sa matuwid na landasi, doon ako inaakay. Kahit na ang daang iyo'y tumatahak sa karimlan, hindi ako matatakot pagkat ika'y kaagapay. Ang tungkod mo at pamalo, ang gabay ko at sanggalang. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Sa harapan ng lingkod mo, ikaw ay may handang dulang. Ito'y iyong ginagawang nakikita ng kaaway. Nalulugod ka sa akin na ulo ko ay langisan, at pati na ang kalis ko ay iyong pinaaapaw. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Tunay na ang pag-ibig mo at ang iyong kabutihan sa akin tataglayin habang ako'y nabubuhay. Doon ako sa templo mo, lalagi at mananahan. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pedro. Mga pinakamamahal ko, pagpapalain kayo ng Diyos kung kayo'y maparusahan sa paggawa ng mabuti. Ang pagtitiis ng hirap ay bahagi ng pagkahirang sa inyo ng Diyos, sapagkat nang si Kristo ay magtiis para sa inyo, binigyan niya kayo ng halimbawang dapat tularan. Hindi siya gumawa ng anumang kasalanan
o nagsinungaling kailanman. Nang siya'y alipustain, hindi siya gumanti. Nang siya'y pahirapan, hindi siya nagbanta. Nanalig siya sa Diyos na makatarungan. Sa kanyang pagkamatay sa krus, dinala niya ang bigat ng ating mga kasalanan upang tuluyan na nating iwan ang pagkakasala at mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Kayo'y gumaling sa pamamagitan ng kanyang mga sugat sapagkat nagkawatak-watak kayo gaya ng mga tupang naligaw. Ngunit tinipon kayong muli ng pastol at tagapangalaga ng inyong mga kaluluwa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, "Tandaan ninyo ito, ang pumapasok sa kulungan ng mga tupa nang hindi sa pinto nagdaraan, kundi umaakyat sa di dapat pagdaanan, ay magnanakaw at tulisan. Ngunit ang nagdaraan sa pintuan ay siyang pastol ng mga tupa. Pinapapasok siya ng bantay pinto at pinakikinggan ng mga tupa ang kanyang tinig. Tinatawag niya ang kanyang mga tupa sa kani-kanilang pangalan at inilalabas sa kulungan. Kapag nailabas na, siya'y nangunguna sa kanila at sumusunod naman ang mga tupa sapagkat nakikilala nila ang kanyang tinig. Hindi sila sumusunod sa iba, bagkus pa nga'y patakbong lumalayo, sapagkat hindi nila nakikilala ang kanyang tinig." Sinabi ni Jesus ang talinghagang ito, ngunit hindi nila naunawaan ang ibig niyang sabihin. Kaya't muling sinabi ni Jesus, "Tandaan ninyo, ako ang pintuang dinaraanan ng mga tupa. Ang mga nauna sa akin ay mga magnanakaw at mga tulisan. Ngunit hindi sila pinakinggan ng mga tupa. Ako ang pintuan. Ang sino mang pumapasok sa pamamagitan ko'y maliligtas. Papasok siya't lalabas at makatatagpo ng pastulan. Kaya lamang pupunta rito ang magnanakaw ay upang magnakaw, pumatay at magwasak. Naparito ako upang ang mga tupay magkaroon ng buhay, isang buhay na ganap at kasiyasiya." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po muna ang lahat. Muli po sa mga naririto, gayon din ang mga sumusubaybay sa atin sa pamamagitan ng live streaming, magandang hapon po sa inyong lahat. At sa mga kapatid nating nasa ibang panig ng daigdig, isang mapagpalang araw po. Ngayon ay araw ng Linggo, araw ng pasasalamat,
araw ng pagdaing ng ating mga kahilingan at panalangin. Sa iba po, araw ng pamamahinga. Yung iba, nakalong weekend dahil Mayo Uno bukas. Pero kung wala man, may pasok man o wala, sa lahat, ito ay nananatiling araw ng pagdedebosyon sa Nuestro Padre Jesus Nazareno. Kaya bilang pagkilala po sa lahat ng iginawad niya sa atin, bilang pagkilala sa kanyang kadakilaan at malasakit, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hindi natin nabibigyan ng sapat na atensyon ang isang bagay na ito. Pero kung tutuusin po, may dalang kahalagahan sa buhay yung katotohanang may nakakakilala sa atin sa isang malalim na paraan. No? Siyempre, hindi lang yung nakakaalam ng pangalan mo, kabisado yung mukha mo, alam yung birthday mo, saan ka makikita. No? So, yun eh, parang ano lang, nasa ibabaw lang. No? Pero ang isang taong malapit sa iyo, kilala ka sa isang malalim na paraan. Alam na niya kung kailan ka pupuntahan. Hindi ka pa nagsasabi, alam na niya ang kailangan mo. O kung may hindi ka man magawa, mauunawaan niya. Siguro sa mga kabataan, yung ating karanasan ng ganitong malalim na pagkakakilala sa ating mga malalapit na kaibigan, sa ating mga kabarkada, sa ating mga tropa. Hindi yung tropa na nagwawalwal lang kung saan-saan, pero yung kasabay mong maglakbay sa buhay, yung mga tinuturing mong tunay na kaibigan, kilalang kilala ka. May mangyari man sa'yo, alam kung saan ka pupuntahan at alam kung paano ka patatahanin. Pag kayo ay nag-usap o ganitong oras magkikita tayo, alam na kung anong gagawin. Isang magiging pagkakataon ito para makilala at mas lalong mapatindi yung pakikisama sa bawat isa. Ang malalim na pagkilala sa tao ay isa pong tanda ng isang malalim na pakikipagkaibigan, malalim na pagmamahal na hindi kailanman magagaya ng ibang taong dumaan lang sa buhay natin. Magandang simulan po ang ating pagninilay ngayong ika-apat na linggo ng Pasko ng Muling Pagkabuhay, ang karanasang ito. Ngayon po ay ipinagdiriwang natin ang Linggo ng Mabuting Pastol, kung saan ipinakikilala ng ating Poong Hesus Nazareno ang kanyang sarili bilang isang pastol sa mga tupa. No? Ang pastol, wala kasi tayong karanasan ng mga namamastol dito ng mga tupa, no? Kasi siguro masyadong mainit yung ating panahon at yung klima natin para makapag-alaga ng napakaraming mga tupa, no? Pero may mga ilang lugar dito na siguro mas malamig kaya may mga tupa sila, no? Yung pastol po kasi sa Israel noong panahong iyon, yun lang ang ginagawa niya sa buong maghapon. Siya ay bayad. Hindi ito katulad ng mga nasa yung mga bukid natin ngayon, yung mga animal farms natin na parang nakapila lang, no? Parang nasa pabrika na yung mga hayop, no? Nakapwesto na sila doon, minsan siksikan pa sila. Ang ginagawa lang ng mga trabahador, bubuksan yung makinarya para sila ay mapakain, kung saan sila papapuntahin, kung araw na nila, no? Doon na sila kakatayin, no? Pero nung mga panahong iyon, may mga pastol na binabayaran para lang pangalagaan ng mga tupa mula sa pagsikat ng araw hanggang sa paglubog nito. At dahil yun lang ang ginagawa nila, ang kanilang trabaho ay pangalagaan ang mga tupang iyon. Yung kanyang atensyon ay laging naroroon sa kanila. Kaya sa isang paraan, masasabi natin na
kilala na, kilala niya yung mga tupa, no? Ano ibig ko sabihin dito? No? Sabi nga doon sa mabuting balita, natuturuan yung mga tupa na kapag pinatunog na yung kanyang kampana o kaya kapag tinuktok na niya yung tungkod niya, pupunta sila sa ganitong direksyon. Kapag matatapos na ang araw, tatawagin niya ang mga tupa para bumalik na doon sa kanilang bahay. At bukod pa ron, no, siguro, hindi rin malayo na siyempre may mga panahon na kailangan makilala niya yung mga tupang inaalagaan niya. Pinapangalanan pa niya yan. Alam niya kung anong ugali ng tupa na siguro mas malaki sa iba o yung may batik-batik o yung mabagal yung tubo ng kanyang balahibo. Ang pastol, kapag inaayos niya ang trabaho niya, may pagkakakilala sa mga inaalagaan niya. Siguro yung mga pinakamalapit na karanasan sa atin ito, no? Yung mga may alagang aso at pusa at kung ano paman, alam nyo kung paano nyo tatawagin, kung kailan kakain, kung kailan gusto makipaglaro, kung kailan tutulog yung mga alaga. May pagkakakilala. At hinahalintulad ng ating Poong Hesus Nazareno ang kanyang sarili bilang pastol na may malalim na pagkilala sa kanyang mga tupa. May malalim na pangangalaga. At pinapaalalahanan tayo ng katotohanan ito, no? Alam ng Diyos kung sino tayo. Mas malalim pa sa iniisip natin. Alam niya yung mga gusto natin sa buhay. Alam niya yung mga pangarap natin sa buhay. Alam niya yung kung anong makakapagpabuo sa atin. Alam niya kung saan ka dapat patungo. At malinaw ang ating Panginoon. Malinaw ang ating Poong Hesus Nazareno doon. Ninanais niya na lahat tayo'y mabuklod sa Ama sa pamamagitan niya. Alam niya rin ang hindi pwede at makapapahamak sa atin. Kaya lagi niya tayong pinananawagang iwasan ang pagkakasala. At magandang pagnilayan po yun, kilala tayo ng Diyos natin. Imposible man sa isang tao, ako, no? Tuwing alas tres ako ng Linggo nagmimisa dito, no? Pero dalawang taon na ako sa Quiapo, hindi ko pa kilala lahat ng nagsisimba ng alas tres. Walundaang tao yan, lagpas-lagpas pa. Pero alam natin na ang Diyos bilang pinanggalingan natin, bilang higit na makapangyarihan at higit na marunong sa atin, sa kaibuturan ng ating puso't isipan, kilala niya tayo. At ginagabayan niya tayo para makita natin kung ano yung dapat para sa atin, kung ano talaga yung mga pangarap natin, kung ano talaga yung mga kailangan natin. At dinadala tayo roon. Iyon po, mga kapatid, ang ibig sabihin ng ating Poong Hesus Nazareno bilang mabuting pastol. At kung tutuusin, dalawang bagay lang po yung hinihingi niya sa atin. Una, tiwala. Minsan masyado tayong sigurado sa ating sarili natin na hindi natin naaalala na hindi ba't mas alam ng Diyos yung kailangan natin? Minsan sasama pa yung loob natin dahil hindi natin nakuha yung gusto natin. Pero ang Diyos parang isang mabuting magulang, tinatawagan natin siyang ama. Ang kanyang bugtong na anak ay parang kapatid na natin. May malalim na pag-alam kung ano tayo, kung ano yung kailangan natin. Hindi man maibigay ngayon, darating yan sa tamang panahon. Minsan, masyado tayong sigurado sa ating mga sarili na tinatakasan natin yung mga problema, yung mga krisis sa buhay. Pero ang Diyos pinaalalahanan tayo, kailangan mong pagdaanan yan. Hindi ka naman mawawala sa piling ko. Kasama pa kitang lumakad at pagdaanan ng lahat ng yan. Basta pagkatiwalaan mo lang ako. Minsan yung mga daanan natin sa buhay, mga landas natin sa buhay,
Gusto natin, hindi, ganito. Ganito dapat ako. Pero sa panalangin natin, nagsasabi ang Diyos, baka may ibang direction para sa'yo. Hindi yan para sa'yo. Gaya ng mga kaibigan, ng mga nagmamahal sa atin, na kayang sabihin sa atin ang totoo. Kaya tayong gabayan, kaya tayong itama. Ganoon ang Diyos bilang mabuting pastor. At sa mga panahong hindi natin alam ang mga tutunguhan natin, tiwala sa Kanya ang kailangan. At ikalawa, kung ganyan naman kalalim ang pagkilala ng Diyos sa atin, sana naman tayo malalim din yung pagkilala natin sa Diyos. Sana naman tayo pagbigyan din naman natin yung gusto Niya. At isa lang naman ang gusto Niya, na yung pagsunod at pananampalataya natin sa Kanya, buhay na buhay sa ating araw-araw na pamumuhay. Hindi mo masasabing kilala mo ang Diyos na ang pananampalataya mo lang nandito sa simbahan. Matatamis na salita ng panalangin. Pero sa Facebook, huyo ang Diyos. Nakikinig, humingiti sa humilya ng mga pari. Pero paglabas ng simbahan, parang walang bakas ng kabutihan. Sabi nga nila, ang Diyos nga dapat ang pinakaminamahal mo. Pero bakit sa araw-araw na pamumuhay, bakit ang Diyos ay parang kabit? Pag di mo na kailangan, hindi mo na iniisip. Pag wala ka nang makuha, wala na sa atensyon mo. Isang malalim na pagkilala sa ating poong Hesus Nazareno. Ang ibig sabihin po nun, sa buhay natin, kinikilala natin siyang bilang pinakamahalaga sa lahat. At ang lahat ng pagpapasya natin ay nagmumula sa Kanya at Siya ang batayan. Kaya po sa pagpapatuloy ng ating banal na misa, hingin natin ang biyaya na sana ay malalim ang pagkilala natin sa Diyos, na may sapat tayong pagtitiwala at may sapat na pagsasabuhay ng ating pananampalataya. Dahil alam nating Siya lang ang tunay na nakakikilala sa atin bilang ating mabuting pastor. Kaya magandang pagnilayan, kilala ba natin talaga ang ating Panginoong Diyos? Mahal na pong Hesus Nazareno, isa kang mabuting pastol para sa amin. Maawa ka sa amin. Magsitayo po tayong lahat. Bilang isang bayan, isang kawang tinipon ng Diyos, ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat, nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may katlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, doon magmumulang paririto at uhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Dumulog tayo sa Ama, ang dakilang pastol. Taglay ang pagtitiwala sa Kanyang malasakit at pag-ibig sa atin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa Santo Papa, mga obispo, pari, diakono, at relihiyoso, patuloy nawa silang maging tapat na pastol ng kawan ni Kristo. Manalangin tayo.
Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin para sa mga namumuno sa ating lipunan. Matularan nawa nila ang halimbawa ni Kristo, ang mabuting pastol na laging kapakanan ng lahat ang ninanais. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin para sa mga kabataan. Masundan nawa nila ang tinig ni Jesus na muling nabuhay upang maakay sila sa landas tungo sa buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin para sa bukasyon sa buhay pagpapari at pagiging relihiyoso at relihiyosa. Mas madami nawang tumugon sa panawagan ng Diyos upang mas maalagaan ang kanyang kawan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin para sa mga yumao. Makamtan nawa nila ang kaningningang walang maliw sa piling ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tanggapin mo ang aming mga panalangin, O Ama, upang sa aming pagsisikap na maganap ang iyong kaharian, madatnan mo kaming kalugod-lugod sa iyo sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo po muna ang lahat. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurian niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong kami ay magalak sa pagdiriwang ng Pasko ng pagkabuhay ng iyong anak, upang ang ginagawang patuloy na pagsagip sa amin ay maging sanhi ng aming ligayang walang maliw. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ng Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang katawan ng anak mong sa krus na bayubay ay handog ng pag-ibig na walang kapantay. Ito ang paghahain ganap mong kinalugdan. Ito ang nilunggati ng dating pag-aalay. Ang buong sarili ng anak mong si Jesus ay inihain sa iyo upang kami matubos. Siya ang dambana at paring naghahandog. Siya pa rin ang tupang handog na ibinukod. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kaming nagbubunyi sa iyong kadakilaan. No.
magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan ka niya. Pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyay natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming na himlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan
ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid, narito si Kristo, ang mabuting pastol, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pari o ng lay minister na katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harap ng pari o ng lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Oh,
ngamba tungkod mo't pangako ang siyang gagabay sa akin at sa sanggalang tuwina. Announcement. Mananatili po ang Mahal na Birhen ng Antipolo hanggang mamaya April 30, 2023 at ang misa naman ng pamamaalam ay sa ganap na ika-anim ng gabi sa pangunguna naman ni Reverend Father Renante Tolentino, Rektor ng Antipolo Cathedral at susundan ito ng alay-lakad para sa kapayapaan patungong Antipolo. Makiisa po tayo. Maraming salamat po. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ikaw ang butihing pastol na nagtataguyod sa amin, kaya't kaming kawan mo ay iyong tangkilikin. Pahundangan sa dugo ng anak mong dumanak upang kaming lahat ay iyong mailigtas. Marapatin mong kami makarating sa pastulan na inilalaan mo sa amin ngayon at kailanman sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin. Magsiyoko para sa pagbabasbas at ang bawat tugon po sa panalangin ay amen. Ang Diyos na tumubos at kumupkop sa inyo
pakundangan sa pagkabuhay ni Hesukristo ay siya nawang magpala sa inyo ng kaligayahang magpasawalang hanggan. Amen. Kayong pinagkalooban ng manunubos ng walang maliw na kalayaan ay pagkamtin naman niya ng kanyang pamanang buhay na walang hanggan. Amen. Dahil kayo ay kaisa niyang bumangon mula sa kamatayan, pakundangan sa pananampalataya at binyag, kayo naway makatambal ng mga nasa kalangitan, pakundangan sa inyong mabuting pamumuhay ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalainawa tayo ng ating makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng misa, humayo kayong dala ang pag-ibig at kapayapaan ng ating Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Magandang hapon po sa inyong lahat. Sinasamba.